Naku mga kabuso, tagaktakba ang inyong pawis ngayong tag-init. Aba, ikalakip niyan minsan ay sakit sa ating mga katawan. Pero hindi lang sarili natin ha, dapat alagaan kundi pati ang ating mga alagang hayop. Ano nga ba ang tamang pet care ngayong summer? Ito mga kasama natin, ngayong umagang veterinary na si Dr. Joseph De Guzman. Kasama yes, ni Lynn. Yes, kasama ko siya, katabing-katabi ko siya. Ayan, Doc, gaya ba natin mga tao na nakakaranas ng pagka, well, irritable yung mga alaga nating hayop kapag mainit ang panahon? Oo. Yeah, okay. Nakakaroon sila ng mainit, pakiramdam sa katawan, lalo ngayong summer. Oo. Kasi mayroon din silang normal body temperature like us. Oh, pero mas iba ba? Kumbaga kasi sila, they were born with, ganyan, yung mga maraming buhok. Yes, meron silang fur, kaya mas prone sila. Mas init na init sila talaga, no? Oh. Para silang constantly naka-jacket at nakakumot. Oh. Di ba nga rin? Tama, tama. Naka-fleece. Mm. Eh, yung iba-ibang breeds po na mga hayop, may difference po ba pagdating sa panlaban nila sa tag-init? Yes, mayroon po. Lalo-lalo na yung mga tinatawag nating double-coated breed, they are prone to heat stroke. Kasi diba may mga breed nga na galing pa sa yung mga Alaskan, yung mga husky, Yes, Alaskan, Malamute. So, may mga sintomas ba, yung mga ito, yung mga nag-overheat yung katawan nila, may mga sintomas na para mas madali nating maagapan. Pag nakita natin, uy, nag-overheat na siya, we have to take him to the vet. Yes, ano yung manifestation na prone na o na heat stroke na yung aso, yung panting, paglalaway. Paglalaway, okay. Yes, ang pagtaas ng body temperature. Yun yung mga titignan natin. Pag nagpakita na yun, dali na kaagad sa malamig na lugar. And then, ipababain yung body temperature using running water. Huwag ice pack, Okay, huwag ice pack. Okay. Running water, kasi pwede natin sila paliguan. Yes, tapos suduhan mo na electric fan. Habang iinumin nila tubig na maraming yelo, pwede? Pwede. Okay, there you go. So may solution pala, may immediate solution. Yes. Pero would you advise na dali namin agad sa vet sila? Yes, pagkatapos. Para i-check. Okay. O ito yung mga aso yun, tsaka pusa, di ba? Paano naman yung ibang pet, Mare? Ako nagulat ako na mayroon din palang risk sa mga isda yun nga kasi na nakababad sa tubig. Nakababad sa tubig. Ano kailangan natin makita sa you know, sa isda? Is there alagaan sa kanila pagka summer also? Gaya ng nabanggit ko kanina, lahat ng hayop may normal body temperature. Pag nag-exit tayo doon. Siguro kasi pati yung tubig, umiinit din. Uh-oh. Yung actual water environment, yung temperature ng tubig. Siguro kailangan ilagay mo rin sa lugar na sa bahay mo na hindi talaga tapat sa araw. Correct. You know, yung medyo pinakamalamig na bahagi ng bahay mo. Okay. Ay, mga snake. Birds, birds pala, birds. Birds. Malalaman natin yan pag nainitan sila. Yung pakpak nila, yung wing, siyempre mainit. Ganun sila. Tapos yung, alam mo yung sa throat nila, gumagalaw-galaw. Talaga? Ay, nakikita tapos natin. Tapos na yung wing nila, gumagalaw. Hindi gumagalaw ang ano niya, kanyang, pakpak ngayon, which means comfortable siya. Okay, that's good siya to know. Diba? Parang nagpapaypay ng kilikili pag, diba? Pag nainitan siya. Parang tao lang, how very human. Pero karamihan sa atin, takot ka sa ahas kasi delikado daw, di umano. Pero okay na sa akin. Pero yung apektado din ba sa init ng panahon? What happens? Yes, as I said, may normal body temperature. Of course, you've said that. So pag nag-exit doon, pwedeng mag-heat stroke. Alright, so at least there are some things that you really have to look for, at, diba? You have to see kung may alaga ka mga hayop. Correct. Baka siguro yung mga ahas din pag naiimitan din sa lugar nila, naghahanap ng mas malamig na place. Yeah. Lalabas sila. Oo, lalabas. Kaya lang baka makasalubong ninyo. Protect yourself, guys. Yes. O yan mga kabuso, siguraduhin, bantayan, hindi lang ang personal health, bigyan rin po ng tender loving care ating mga mahal na pets.